Okay, shout out sa kay Full Iron 300. Shout out sa kay Ili Ramos. Clean look, mukhang binatilyo. Aya. Wala na yung ating mga bigote na pangmalakasan, idol. Ayan, bigote ko, idol. Pangmalakasan yan. Yan. Shout out sa inyo mga kaibigan. Salamat sa inyong pag-support sa kay Pinoy Hibi Haul. Lalong-lalo na sa kay Raul Puentes dyan sa Laguna. Sana one day at magkita-kita tayo sa Pilipinas. Guys, kape tayo. Pinoy Hibi Haul, pagbabalik. Pasensya na kayo guys at wala akong upload na video for the last few days kasi busy si paring Hibi, Pinoy Hibi Haul. Bago kasi yung Esterman ko na naman kasi na-fired yung aking Esterman. Hindi ako guys nag-fired sa kanya, yung safety ang nag-fired sa kanya kasi unsafe siya. Unsafe. Unsafe guys, unsafe. Kaya pinired siya at ako naman kinausap ako ng sabi ko gusto ko siyang i-retain kasi gusto ko siyang matuto. Pero decision yun na i-fired siya dahil unsafe. Unsafe yung galawan guys, kaya mahigpit kasi guys dito sa wind project. Kasi hindi lang iisa ang mata. Napakarami ng mata dito sa wind project. Kasi hindi lang yung may-ari ng wind turbine ang nakatingin sa iyo, pati yung mga contractor na safety meron din. At meron pang mga supervisor na galing sa US dahil sa howling supervisor yung sa transport na kwan tulad namin sa transport kami. Meron din kaming safety na sarili. Sa construction, yung gumagawa ng turbine, meron din. Yung kumakatawa naman sa may-ari ng tower, sila yung may-ari. Like Siemens Gamesa, sila yung may-ari niyan. Mayroon din silang safety, kaya napakarami ng safety guys. At saka maraming inspector. Kasi bawat isa from galing dito sa Dutch yard bago namin i-load na inspection na yan guys. Meron ng mga pictures, lahat. Meron mga document na naka-record doon kung ano ang klaseng pangarga na yan, kung may mga scratches or may mga marks. Meron na yan guys, mga dyan. Yan, pipirmahan mo na lang pagka after ng loading mo, iikot ka uli para i-review mo yung kung alin ang mga marks na nakalagay, kung tama ba.
At saka kung wala doon, ilalagay mo, idadagdag mo doon. At saka tawagin mo yung inspector dito sa yard na meron kang nakaligtaan na isang marks na wala dito sa ano, sa wala sa papel. Sarap ng kape guys pag umaga. Kakape tayo. Gigising lang natin eh. Tinanghali tayo ng gising. Meron ako guys, champurado. Titikman natin ito guys, kung paano ang sistema nito. May bigas pala siya sa loob guys. Yan guys oh, may bigas siya sa loob. Ayan. Ready made na to eh. Lalagyan lang to ng ano yan guys. Champurado. Hindi tayo guys nag-hotel ngayon kasi andito tayo sa yard. Naglipa tayo kahapon ng mga gamit sa dito sa ating truck. Ito yung truck ko guys na ginagamit talaga. Ito yung aking original na unit. Yan. Yung isa na ginagamit ko is spare lang yun. Pag masira ito, bawa may problema, yun ang isa ang gagamitin ko. Kaya sa Q-line guys, dalawang truck ko. Yeah, kasi hindi pwede ma-delayed. Hindi pwede ma-delayed ang biyahe ni Pinoy Hibihal kasi very important driver si Pinoy Hibihal. Guys, lalagyan natin to. At lalagyan natin ng mainit na tubig. Lalagyan natin to ng kukwa. Kukwa. Kukuha yata ito eh, na may gatas na. Ready made na lang tayo ngayon guys. Guys, nakikita ninyo, pinuhos ko na guys. Napakalakas ng hangin ngayon dito guys. 100 km an hour yung hangin. Siya, tapos tatakpan natin yan. Meron akong tupperware na pangtagip dito, tupperware na yan natin. Pampabigat ba? Lagyan natin ng pampabigat. Counterweight. Lagyan natin ang counterweight sa ibabaw. Pang Kinsing biyahe na nga pala namin guys, Kinsing Tower na. Bukas idi-diskarga namin bukas yung aming pang number 15 na tower. Hindi ko nakuhanan yung mga iba. Meron nga akong upload kagabi, late na kasi kagabi lang talaga ako nagkaroon ng time na mag-upload kasi yung stairman ko naninibago. Hindi niya kabisado yung trailer, nakalimutan niya. Hindi niya kabisado mag-steers. Pero kaklasiko siya sa training school. Magkasama kami na nag-training sa US. Tapos pagdating dito kasi 2 years ago nag-haul kami ng tower from Port of Vancouver. Isang beses lang siya na sumama sa akin kasi nung pagbalik namin nung pang second trip namin na halimbawa magbabalik kami para sa pangalawang load, hindi na siya nakapasok sa border kasi meron siyang problema sa US border. Hindi siya nakakuha ng waiver the time. Kaya nag-stay siya dito sa Canada. Kung sino ang may kailangan na escort from border sa Canada border na papasok yung mga tower, siya ang escort papunta sa laydown yard. Kaya hindi siya nakasama sa ano sa gento na makabisado niya yung trailer. Kaya panibagong ano nga yung tawag niya? Panibagong pakikisama uli. Kasi yung dati ko okay na sana, kaya lang nung nagpa-park kami sa site, ang nangyari is nag-i-steer siya. Binibigyan ko siya ng instruction kung saan niya dadalhin yung trailer.
eh yung pinipindot niya yung remote. Ito guys, ang remote ko. Ito, dalawang button lang yan guys, kaliwa at saka kanan. Pagka pinipindot niya, hindi niya alam kung saan pupunta. Minsan napunta sa kabila, punta sa kabila, kaya nasusubrahan niya, eh mahirap na niyang habulin. Hanggang sa muntik namin na masagi yung isang tower. Kunti na lang, inches na lang. Bago siya nagsabi na stop, eh maraming nakakakita sa kanya na hindi niya ako ini-stop. Maraming safety, maraming mata. Kaya ganon pa man, wala sanang problema yung ganon. At dahil nagawa namin ang paraan na i-atras yung trailer ng dahan-dahan. Kaya lang, nung second time na pagkakamali niya, habang siya ay dinidiretso namin yung trailer, pumunta siya sa in-between ng dolly at silipin niya kung line up yung gosnik namin. Yung nasa pagitan ng gosnik, pagitan ng dolly, na nakikita niyo yung dolly ko is may anim na axle. Sa pagitan nun, pumunta siya doon sa gitna para silipin niya yung line up ng gosnik sa frame. Ngayon is under crash zone yun, crash zone. Just in case mangyari sa'yo, may ipit ka doon or mamamatay ka kasi nag-move ako ng forward. Diba, kailangan walang ganun, unsafe. Kaya doon siya nadali. Ito guys, papakita ko sa inyo yung crash zone na sinasabi. At meron yata ako dito. Ito yung tulad na nangyari sa kanya. Dito. Yan yung dole. Andyan yung tao. Yan siya. Pumasok siya dyan. Yan yung crash zone. Kaya meron kaming ganito. Crash zone quick reference guide. Sa aming snavula yan. Yan. Dyan siya nadali sa ano na yan. Sa dolly na yan. Yan. Yan, dyan siya nadali sa crash zone na yan. At nasa ito yung dolly namin dito, halimbawa itong nasa likod, kasi yan jeep na yan, yung trailer ko at saka yung truck. Pero ito natatawag pa rin tong crash zone kasi nasa pagitan siya ng dalawang group of axle. Yung group of axle nasa unahan at saka group of axle sa likod. Yan siyang steerman. Gumagawa siya sa likod ng trailer, or that is a driver, kasi kinokonek niya yung E-frame. Kinokonek niya yung trailer dyan. Yan. Yan, meron kaming tinatawag na crash zone sa aming trabaho guys. Kaya kailangan mag-ingat at ingat palagi. Andito tayo sa truck stop. Bobtail tayo ngayon, yung trailer natin andun sa lay down yard. Ayan, maghanap tayo ng laundry mat kasi marami tayong labahan guys. Maglalaba tayo. Maglalaba si Pinoy Hibi Hall ngayon. Okay na yata itong aking champurado. Yan ang meron pa tayong kape. Kape ni Pinoy Hibi Hall guys. Kape ni Pinoy Hibi Hall dark. Yan, kita nyo dark yan. Hey guys, pupunta tayo sa laundromat. Dito sa laundromat. Laundromat dito sa Brooks, kasi maglalaba tayo guys, maglalaundry tayo ng ating mga maduming damit at saka coverall, kasi bukas umpisa na naman ang ating trabaho. Kaya maglalabada muna ngayon si Pinoy Hibi Hall. Okay, inantay natin yung ating front pibo na mag sundo sa atin dito para dalhin tayo sa town, kasi para hindi ko mayos ang aking oras dito sa habang ako'y nagre-race it. Kaya sunduin niya ako dito ngayon guys sa truck stop.
para dalhin doon. I-drop off niya ako doon, tapos uwi na siya, tapos pasundo ulit ako pag matapos yung aking laundry. Front Pibo guys, yun yung regular ko na escort. Ang ibig sabihin ng Pibo is pilot escort vehicle operators. Yung lead ko siya sa ano, tinatawag dito sa Canada, lead escort or front door escort. Maraming tawag guys, maraming ibig sabihin, front door, back door, you know, back door nasa likod yung aking chase escort. Pagka humihila ka ng mga malalaking load, talagang massive load tulad ng hinihila ko, talagang marami kang matututunan ng mga words na wala naman sa mga maliliit na pangarga. Kaya ngayon pagka nasa malaki ka, okay, lagi akong nagpo-front door, ganyan. Pagka front door ang ibig sabihin, nasa harap siya, or back door naman is nasa likod siya. Okay, ang ibig sabihin ng Pibo is sa training, sa wind training, kasi maliban sa training school na pumunta na, nag online training course kami sa wind industry, mga certified kami guys, mga qualified kami na mag-haul ng ano, ng wind component, kasi meron kami mga certifications. Papakita ko sa inyo guys ang certifications ko. Saan ba yung aking certification sa wind? Hala, wawala na yata. Meron ako guys certification sa wind. Ito guys, meron akong certification sa wind. Ayan, wet pack. Evergreen Safety Council. Ibig sabihin ng wind, WITPAC is Wind Industry Transportation's Professional Advanced Certifications. Ayan guys, kikita ninyo. Ewan ko makikita ninyo guys, malabo, malit. Ang ibig sabihin ng WITPAC is Wind Industry Transportation Professionals Advanced Certifications. Yan guys, mga ibig sabihin, mga certified hauler kami guys ng wind component. Yung mga wala nito, hindi pwedeng mag-haul ng wind. Kami lang, anim lang kami guys sa Q-line ang qualified na mag-haul ng mga malalaking loads. Sa Q-line, anim lang kami ang qualified. Guys, clarification nga pala sa mga level 5 na maraming nagsasabi level 5. Sa driver guys ng Q-line, 70% to 75% is level 5. Kasi meron na dyan nagtatrabaho na 25 years sa Q-line, level 5, pero wala siya sa heavy haul. Hindi lahat ng level 5 guys makakapunta sa heavy haul. Just only selected drivers. Yung papasa sa mga task na binibigay ng Q-line, siya lang ang makakapunta sa heavy haul. Hindi lahat. Tandaan nyo guys, ang driver sa Q-line is almost 300 drivers. And 75% ng driver sa Q-line, ibig sabihin 75, nasa 225 or something na driver is level 5. Nasa level 5. Pero ang nasa heavy haul drivers is 12 lang. I think 13 na ngayon, may nadagdag na isa. May nadagdag na isa. 13 drivers na kami ngayon, pero nasa 8 axle and 7 axle yung isa. Yung taga Edmonton na isa. Hindi lahat guys ha. Just a clarification. Hindi lahat ng level 5, kasi ako nasa level 5. Nasa heavy haul. Nasa level 4 pa lang ako guys. Nasa heavy haul na ako, level 4. Nasa heavy haul na ako nung level 4 pa lang ako. Yung level 5 sa Q-line is nasa 70%, 70 to 75%. Kasi marami na dyan ang nagtatrabaho na almost 24 years since nag-start ang Q-line.
noong 1989 yata or 1990. Nag-work na yan dyan, guys. Matagal na, matagal. Kaya just a little clarification sa inyo, na hindi lahat ng level 5 ay makakapunta sa heavy haul. Kasi pagka pumunta ka sa heavy haul, ibig sabihin makarating ka na ng heavy haul, ikaw na ang isang trusted driver ng Q-Line. Okay, guys? Hindi lahat makakarating sa heavy haul. Hindi. Depende siguro. Pero yan ang just a little clarification sa inyo, guys, na magsasabi na kayo na level 5 si Pinoy heavy haul nasa kwansya. Hindi lahat ng level 5 ay nasa heavy haul. Kasi 75% ng driver sa Q-Line is level 5. Okidoki. At tayo'y magla-laundry na. Andito na yung ating escort. Guys, my escort is coming. Okay, we are going outside to load up our things, our laundry. Okay. Okay, guys, ang escort ko. Front Vivo. Hi, Danny! Happening here? You get a lot of drunk last night. Yeah. Stop. Just step on that stuff. That's just my weight. Wait. I intend on working out soon. You need muscles. Yeah. What's your name? What? Guys, she's Danielle. Yes. My front Pebo. You know, guys, what is the Pebo means? Pilot escort vehicle operators. Okay. She works with Jerry's pilots. Where do you want to do laundry? At just straight on this thing. On this one? Okay. Yeah, just go straight and okay, no yeah, problem. We're gonna go laundry, drop me off there, and pick me up later. Oh yeah, I can do that. Did you want to come watch the football game with Kevin and I? I don't think so. I have something to finish the job. Oh. There's a Grey Cup today. Oh, just really? Down here? No, this way. Yeah, it's Grey Cup. And Winnipeg's playing. Oh, really? Yeah. I already got on my hat, my tank top. Oh, wow. You're a funny. Yeah. Big fun. I colored my hair yesterday and it didn't turn out very well. So I have to fix it today, too. Yeah. Nice. So we're leaving tomorrow around 8, maybe? Because you're all loaded, right? Yeah. Know when Robin's coming back or no? I have no idea. I just talked yesterday in Medicine Hat and they said hopefully Monday. Oh, okay. Oh, good. Yeah, hopefully Monday. I think Kevin's getting bored sitting around too. Yeah, he's not making money. No. Hey, guys, we're going to Laundromat here in Brooks, Alberta. Do you need to go anywhere else too? Yeah, later tonight. Later after done my wash clothes. Okay. I'm going to Walmart. To Walmart? Do you want to just drop it off? You know what? We can bring it to the hotel because it's cheaper. Oh, really? It's only $2 to wash it and $2 to dry it. It's a clean one? Yeah. I wash all my clothes in there. Oh, really? If you want, we can see if it's open. Is it okay or? I'll just say it's mine. Are you sure? Yeah, I don't care. Yeah.
It's not busy. All the guys are at work anyway. Then so while waiting, we can do that, and then we can, because there we can just put it in, because we keep the key, like you keep the key with you, so no one else can go in there. Mm-hmm. And then we can go to Walmart, because I need to go there too. Oh yeah, you need to go to Walmart too. No, I'm just buying our rice and egg and banana, maybe. I saw they had rice on sale. Rice on sale? It's a good rice. Jasmine? I don't know what kind it was. I did not eat much rice, but just for emergency. I bought rice at the dollar store yesterday. Oh, really? Dollar store? I like to eat rice, but I forgot my rice cooker at home. Mm-hmm. I have two of them at home. Yeah. This is a little town of Brooks, Alberta. It's a good size. Not a little town. It's a big town. Oh, I think I'm okay here. Yeah, my Samsung, so I can walk to Safeway. Oh yeah. Do you just want to go here then? Yeah. Oh, okay. Then just drop me off there then. Yeah. Okay. Then I will text you when I'm done. Okay. Then your hotel just right here. Yeah, it's right there. Where's that here? So turn here. Right? Yeah, I think somewhere. I think. Where's that? Oh, laundry mat right there. Oh yeah, right there. Yeah, okay. We're gonna turn. We have a wrong. I'll go around. Okay, go here, around, just, around there on the I'll lights. I'll follow this one. Yeah. Yeah, there's a really good Chinese restaurant right beside that, Sam's. Oh really? Yeah. Oh, Safeway is over there. Yeah. I can walk there. I can drive too if you need. That's fine. This is good. Oh, buddy, what are you doing? That's. Yeah, there's a lot of crazy drivers here. Crazy. Where's the laundry button? Right. Do you have laundry soap or no? Yeah, I have. Yeah, okay. I didn't bring mine, but. There's one here. Open Plaza Laundromat. Okay. Okay. Okay, guys, we're here. And yeah. Thank you, Danny. Oh, no problem. We'll see you soon. Yes. I gotta go home and fix my hair. Okay. Yeah. Okay, I'll text you when I'm done here. Okay. Yeah, that works. Okay. Bye-bye. We'll see you later. Okay, see you later. Bye. Laundry, guys. Tapos na tayo mag-laundry. Na-dryer na natin. Ito na, nagtutupi na tayo. Nagpo-fold na tayo, guys. Guys, we are done here. Folding our clothes in the laundromat. And we are taking the Santa Claus here. See, guys, si ate mayroong Santa Claus, yung may-ari ng laundry, Pilipina. I'm having so much fun, I don't want to go. But I've got an important job to do. Have a joyous, loving, and merry with Christmas. The Santa Claus in books. What a wonderful night. He's still talking. Merry Christmas, guys. Advance. Yeah. We're done laundry and heading back to the truck shortly here. Cover all clean, all clothes clean, and there is a Santa Claus there. Si ate may Santa Claus na dito sa Brooks. Ang ganda ng Santa Claus niya, malaki. Merry Christmas. Welcome. I'm so happy to be here. Also, as you live this year, remember, I've been taking my mental and friendly flight. I'm
sa tol. Laba-laba na. Weekend. Sa GPS din kayo ito nag-work? Marami talagang nag-butchers dito, tol, no? Butchers. Ilang libong baka nakakata dyan every weekday. Baka ba o baboy? Or baka. Bakit hindi kayo GPS? Hindi, sir. Kwan? Truckers? Truck driver? Guys, tapos na tayo, guys. Dito yung Santa Claus niya. Ang ganda, guys. Ang laki. Guys, andito na yung ating sundo. Thank you! Andito na yung ating sundo. You see that? Where I'm going to throw this one? You don't have a back seat. Yeah, just put it on there. Wow. There's one here. Where? It'll stay. Where? On the tote? I'm good. That's good. Yeah? Yeah, good. That's good. Okay. You got it all done? All done. Okay. Perfect. That is Boss Jerry from Calgary. Okay, let's go to Walmart. You need to go to Walmart? Okay. Yeah. Are you going to Walmart too? I went already. Really? Yeah, because I needed to get something to do my hair. And then What you going to do about your hair? I it doesn't look nice on the top, so I have to color it tomorrow. So I'm going to color my hair too. Yeah. No, I look at it. It turned out bad. Oh, yeah. Yeah. Nice. So that's why I got the hat on too. Guys. My English is not enough for this lady here. It is. You see, she's English is fucking. She's a fucking dollar. Yeah. And I have a little bit English here. Oh, are you visiting with that guy? He does laundry too. Oh, okay. Yeah. My English is done now. Sorry. Yeah. All I know is to smile and yes or no. I know a few words in Tagalog. Yeah. Not many though. What is? Like Lolo and Lola. Yeah, Lolo and Lola. And what Tito is that? And Tita. That's grandma and grandpa. Yeah. And Tito what and Tita are auntie and uncle. Yeah. And Kuya is big brother. Yeah. And that's about all. Where's the Walmart? Just right over there? Yeah. Okay. Oh, that is the one there. Yeah. Yeah, they just have one here. Mm-hmm. I think Walmart is cheaper than Safeway. There's a grocery. Safeway's really expensive. Yeah. But I think Kevin's at Walmart right now because he brought me bananas so I can make more banana bread. Oh really? Yeah. Or North Frills is there. Yeah. You can go down. The Walmart's still cheaper. They have more to choose from though. From where? At North Frills. North Frills? We're gonna go to North Frills. North Frills? Okay. Yeah. It's cheaper there. Yeah. Like a silver store, right? Yeah. I went there yesterday when I had to get stuff to make. So I will call your auntie. Me? Okay. Ate. Ate? Does that mean sister? Yeah, sister. Oh, I do know another word then. Sisters or eldest, friend, neighbor, everything. Everything can mean a lot. Yeah. As long as Because my sister as calls. Long as elder to you can call ate. Ate. Oh, okay. Yeah, my sister, because they have Ate Zenny, and then there's an Ate Cherry. Yeah, Ate Cherry. Yeah, okay, this is nuts here. Tito Burger. Yeah. We don't have a parking here. No. I can wait in the car, though, that's fine. Are you sure? Oh, yeah. Oh, there is a parking on the other side. Yeah, I can do that, you can just come. Go here. Oh, there's one right there. Perfect. Thanks. He had a big car, so it's hard to park. Oh, Your car, it's really big. Yeah. My personal car, I have a little Toyota. Oh, really? Oh, I don't want to park this. Guys, we are here in North Frills. We are buying some groceries here for my... What are you going to make? No, nothing. Just rice. Oh. Just rice.
Do you want me to just drop you off here and then I'll just park? Yeah. Okay. I can do that. Okay. And then I'll just go around and I'll come back. Yeah. I'm gonna buy a water here. Oh, yeah, there's no rush. Yeah. Okay, dokie. Okay, see you in a bit. 2 minutes. Yeah. Yeah. Okay.